Yo guys, welcome back, Kalimeo ng po. Dito naman tayo para sa isang napakagandang content na naman ano, about po dito sa 10 piso na bimetallic coin. At syempre guys, ano, pagtuunan muna natin ang pansin itong mga viewers natin na nagre-request ng shout out. So ito po sila. Hey, shout out kay Randy Santos. Ayan, huwag po kayo mainip guys, saglit lang naman ito. Shout out din kay Dennis Cortez. Hindi ko nababasahin yung mga comment nyo, mahaba kasi yan. Shoutout din kay Eugenio Nunez. Ayan, kayo din guys, pwede kayo mag-request sa shoutout Ricky Orozco. Yan po ang mga shoutout. Maraming salamat sa inyo. Shoutout Sergio Binondo. Taga Binondo siguro to si Sergio, ano? Kasi Binondo. Ayan, shoutout Jim Nicola Sibuma. Ayan, salamat po sa inyo. Shoutout George Sarador. Yung request mo George sa susunod na shout out ka ni Commander ano. Yan shout out Ronel Javier. Salamat sa inyo ha. Shout out Chel de los Santos. Salamat po sa inyo lahat sa inyong patuloy na pagsuporta. Shout out Sergio Binondo. Oh, na doble yung shout out ko sa kanya no. Pero okay lang yun. Lagi naman siya na to shout out Sincio sa Sugbo TV. Salamat sa inyo. Mukhang channel niya to ha. Shout out Marvin D. Ayan, tapos lastly, shout out Nomer Dipano. Ayan yung request mo bro ha. Sabi mo para sumikat ka, nag-shout out na kita, sigurado naman sisikat ka na yan. So ayan, maraming salamat po ulit. At sa mga bago nandito sa ating channel guys, subscribe po kayo at i-on ang notification bell. Nasa ganun, update kayo palagi. Okay guys, ito, balik na tayo sa ating topic no. Pero nyo guys, ito palang 10 piso na bimetallic. Binukod-bukod ko na siya, no? Meron pala itong variance, ano? Siguro karamihan sa atin na hindi pa ito alam. Meron siyang variance, yung itong nasa unahan na yan. Meron pong lumabas na mga pros na 10 piso. Yan. Pero sa susunod ko na yan, ibubukod ko po ng papaliwanag yan, mga pros na yan. Yan. Tapos ito, meron din kasi nga itong nasa gitna at itong nasa dulo sa kanan. Yung variance niya kay Andres Bonifacio. So, titingnan natin muna sa lemista kung meron bang record tungkol dito sa variance ni Andres Bonifacio. Saglitan lang natin dito sa lemista. No? Reviewin lang natin kasi tingnan natin kung meron nga comment doon about dito sa variant ni Andres Bonifacio. Kasi napansin ko lang guys, yung portrait ni Andres Bonifacio dito sa 10 piso na to. Eh, dalawang klase pala yan. Ayan, mamaya ipakikita ko sa inyo yan. So, ito, no. Ang years na ito, guys, is 2000. Ang sinimulan ang vintage niya up to 2017. Tapos, yung sumunod doon, ano na, NGC na, eh, di ba? Ayan siya, bimetallic, aluminum bronze, center in copper, nickel ring. 8.7 grams siya, 26.5 mm, 2.14 mm pabilog. Yan po. Tapos dito sa comments, pang record lang, dito sa lemista is yung about lang sa kanyang die. Yan nga po eh, 3 main types of burst, die 1, die 2, at die 3. Wala pong record kay lemista about doon sa variants niya, yung kay Andres Bonifacio. So, di ko lang sure sa ibang website, baka meron. Pero nakita ko kasi, kaya dapat malaman nyo rin. So ayan ang years niya, 2000 to year 2017. Okay, mabalik na tayo dito. No? Unahin natin itong pros na lumabas. Ayan, kunin natin itong pinakamaganda. So itong 2010 na hawak ko ngayon, pros ito eh. Makikita nyo naman agad yung pagkakaiba. So marami din sa atin na hindi nga din alam na pros pala. Mayroon palang pros sa 10 piso. Ayan. Yung kanyang reverse. Ayan. Ay, reverse, I mean. Napakaganda, diba? Kitang-kita nyo yung metal. Yung metallic na nakapaikot sa kanya. Ayan. Yung kintab niya is grayish eh. Grayish. Makintab. Pero hindi yung parang salamin, ano. Kunin pa natin yung isang example ng frost. Ayan. Itong 2017, ha. Halos lahat po ng year 2017 na 10 piso eh, pros siya sa tingin ko. Lahat kasi ng year 2017 ko dito, maganda at hindi, talagang pros.
check nyo rin guys yung mga hawak ni Jujan. Isa-isa nyo yan, bukod-bukodin nyo para mas maganda kasi naka-specific pagbubukod ng ano nyo. Ayan. Ayan ang pros. Pero next time, papaliwanag ulit dyan kung anong mga taon merong mga pros. Kasi marami pa ako dito eh. Ayan. Ayan, punta naman tayo dito sa yun. Yung topic natin na variance ni Andres Bonifacio. Ito. Bukod natin para mas makita nyo ano. Isimplihan na lang natin ang pagpapaliwanag dito. Pero titiyakin natin na malinaw ano. So natin guys. Mag-focus po kayo doon sa portrait ni Andres Bonifacio. Ayan. Ano po sa tingin nyo? Ang laki po ng pagkakaiba, diba guys? Itang kita naman agad din. Itong isa, itong nasa kaliwa, itong series na ito. Si Andres Bonifacio dito, medyo bilugan ang kanyang ulo. Tapos yung detalye ng buhok, mas pinong-pino siya. Tignan pa natin sa isa. Kasi kumuha ko ng tigtatatlo para mas malinaw sa inyo. No? Na talagang may series na ganyan. O di po ba? Itong nasa kanan natin, yung ulo ni Andres Bonifacio ipahaba na parang ano eh, matapang yung mukha niya rito eh, dito sa isang series na to. Kunin pa natin yung isang example. Yan. Zoom natin. Di po ba? O, malinaw na po, no? So, may series nga po. May variance. Si Andres Bonifacio, bilugan ng ulo yung isa at yung isa pahaba. Pangit pag nilente nagre-reflect. Pero hindi na natin kailangan ng lente. Kitang-kita naman po yung pagkakaiba niya. Ayan. Ayan o. Guwapo rito eh, no? Si Andres Bonifacio eh. Dito sa isa, medyo matapang. Ayan. Kunin natin to. Ito yung series na maganda. Yung portrait ni Andres Bonifacio at ni Apolinario Mabini. Ito sa isa. Ayan. Matapang yung mukha niya rito eh. Pati yung gulo niya pahaba eh. Parang nangayayat po siya dyan, ano? Ma-stress dahil sa pakikipagbaka. Dahil hindi naman po talaga biro ang pinagdaanan ng ating bayani si God Andres Bonifacio. At napansin ko lang guys, itong mga nasa kaliwa nito, yung mga bilugan ng ulo, magmula doon sa year 2008, yan, pataas, up to 2017, ganyan po ang portrait ni Andres Bonifacio. At ito namang nasa kanan natin, ano, ipahaba yung ulo niya. Sigurado ako niyan, year 2000 up to year 2006. Yan po, yun lang kasi yung meron ako. So, ayan ang series ng mga variants sa portrait ni Andres Bonifacio. So, sana po nakatulong ito. Check nyo na po yung inyong mga 10 piso dyan. Pagbukod-bukodin nyo na po guys. Pati yung mga pros. Sa susunod yung pros naman, i-explain ko yan ng maayos. Ayan, at sa mga bago lang, subscribe na po kayo. At yun ang notification bell para palagi kayong updated. Maraming salamat po muli guys. Until next time. God will be assured po. I'm out.